Meron din akong gustong mapag-usapan ang ating bagong libangan, lalo na ng mga kabataan. Ito ay ang mga tinatawag na mobile games na pwedeng laruin na sa cellphone. The electronic game of the future that lets you do your own thing on television. Naalala ko pa noon, nung unang lumabas yung mga video games, pag nilalaro mo sa television mo, kailangan meron kayong tinatawag na box. May Nintendo, may PS2, may PS3, PS4. Yun ay kailangan meron ka pang controller. Alam ko ito dahil yung anak ko laging hinihingi sa akin, yung pinakabago, may mas maganda, may mas bago. Ngayon, hindi na ganun. Ngayon, madali lang. Basta may smartphone ka, Android o iOS, magbubukas ka lang ng Google Play o magbubukas ka ng App Store at i-download mo na yung mobile game. Siyempre, magugustuhan ng lahat ito dahil napakadali. Kahit nasaan ka, kung nasa MRT o nasa bus ka, pwede kang maglaro. Kaya napaka-popular na ng video games. Siguro mga 10 taon na nalalampasan niya ang kita sa sine. A 16-year-old gamer from the US, he's known as Booga, has won $3 million. You heard that right? After being crowned the Fortnite World Champion in New York. In 2019 alone, the mobile gaming industry had a global revenue of $49 billion. Hindi yan million ha, billion. Sa Pilipinas naman ay $459 million ang kinikita nito bawat taon. Itong taon na 2.1 billion ang mobile gamers sa buong mundo. Sa Pilipinas naman ay 24.5 million mobile gamers. Sa palagay ko, padagdag na lang ng padagdag yan. At naging bahagi na talaga ng mga buhay natin. Sir, yung ano, kasi meron tayong types of heroes dito. Kasi hero by hero yan eh. Okay. Tank, ikaw yung matigas. Ikaw yung mag-absorb ng damage. Oh, nakita ko na yung gusto ko. Marksman. Dahil mahilig ako sa shooting. Oh, yeah. Yes. Marksman, sir. Pinaka magaling, sir, itong cheeks. Ibig sabihin, sir. Bakit? Since newbie kayo, sir, bago lang. Yan yung pinaka-suggested. Chicks, para sa na-inspire kayo, maganda yung nakikita niyo. Okay, anong gusto kong gawin ngayon nito? Punta ka dun sa mid lane, patayin mo yun, sir. Ito. Patayin mo yun, sir. Ayoko to? Ay, inaaway na kayo kagad, sir. Layo kayo pag ganyan. Layo kayo konti. Yan. Kasi long range kayo eh. Oo nga pala. Oo, long range. Okay. Shooting, yan. Yan yung advantage. Yun lang yan. Sir, wag ka dyan. Balik. Second skin. Pinakamabilis na is ano, 4 hours. Pinakamatagal natin is 8 hours. 8 hours? Oh, not bad na yun. Paano pinagkikitaan ito pagka nag-e-games? Meron ng Facebook streaming. Si Facebook, pwede kang matulungan kumita gamit ang paglalaro mo. Kanyari, nagustuhan ko yung gameplay mo kung panoorin ko si BBM na magaling maglaro. Ngayon, meron pong tinatawag doon, sending stars. Parang donation. Dahil magaling ka, isendan kita ng stars. Pag nag-send, converted po yun in some cents, dollar cents. Ah, talaga? Pera yun? Yes, pera po yun. Dahil nagustuhan ka? Nagustuhan panoorin? Yes. Iba-ibang content nila. Yung iba, nakapang bakla, costume. Entertainment na rin po siya. Yung iba naman. Wala, entertainment na talaga. Yes, showbiz, naging showbiz. Kami parang inspiration naman po kami ng mga couples. Mm-hmm. Kasi usually, kapag kunyari ako, boy, tapos may girlfriend ako, nawawala ng time si Boy din sa lupa. Nag-aaway, nasisira yung relationship nila. Slide ko siyang inaaway before kasi halos wala. Malalim pala ito. May kasamang marriage counseling. Dami kasi nagbe-break, sir. Ang dami nagbe-break.
Ewan ko ba? Ang third party. Teka. Cut. Huwag natin panlabasin yan. Hindi maganda yun. Maraming nagbe-break. Ito bang ganitong klaseng activity? Nagagamit ba ito sa laro lang? O nagagamit ito halimbawa pang education? May kilala po kasi kami ditong high school pa lang siya. Pero kumikita na po siya sa game na to. And then nakakatulong po siya sa parents niya. Pati yun, siya na yung sumasagot ng study niya, yung pag-aral niya sa school. Yes po. So parang, di ba, parang aside po sa educational, nakakatulong din po sa kung sino mang pwede niyang tulungan, pati sa sarili niya. Talaga nagbago na, no? Kasi dati talaga laruan lang ito eh. Okay. Hindi naman pinakikitaan, eh, diba, sa naglalaro. Kaya naman, yung mga magulang na nagsasabi, eh, Ben, kaaksay lang kayo ng panahon dyan eh. Wala kayong makukuha riyan. Oh, yayaman ka ba rin sa ginagawa mo, di ba? Baliktad na po. Ayun, yung pag yung bata naglaro, tapos pwede... Galingan mo, anak. Pwede na niyang supportahan yung family niya. Okay din, ah. Galing. It's another opportunity. Thank you. Yes, sir. Yes, salamat. Nako, maraming salamat. Hello, Toroners. Please subscribe to... The Toron. Toron. Napunta sa Toron. Hey, Toroners, please subscribe to the Antoron YouTube channel. Yes! Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.